Hello guys, nandito po tayo kila Tatay Arturo. Tatay, kumusta po kayo, Tatay? Teka po, tuloy kayo dito. Mabuti naman po. Kabisi mo naman. Anong ginagawa mo na naman dyan, Tatay? Ito nga eh. Napapabayaan ako po yung papag po. Kasi medyo marami po tayong ginagawa ngayon. Opo, kasi lagi ko po kayo kasama, Tatay, nitong huling araw, no? Opo, kasi kailangan naman po din. Paanalangan ko lang ito, lalagyan ko ng papa. Para, ano, unahin ko muna yung mga pabalagbag. Opo, asa si Kuya Marion? Nandun yata sa labas, may pinuntahan yata doon. Bakit naman po kayo na stresser po na eh? Hindi ko alam, Tatay. Kaninang umaga, parang sumakit ang ulo ko hanggang ngayon. Baka po hindi po kayo nagmerienda muna po tayo para mawala yung sakit ng ulo niyo po. Ito may dala akong pandesal. Ano ba pares po natin diyan? Kape? Opo, may kape ka Tatay diyan. May dala akong pandesal eh. Kasi yung kape, yung Starbucks natin nakalimutan ko. Opo, ito lang po, isa. Ito lang po, sabon kasi maglalabasan ako eh, binabad ko muna. Opo, sige. Para madaling tanggalin yung dulo. Tubig na lang yung sa akin Tatay, sa iyo na lang yung kape. Tubig na lang po. Ayan po, yung paglalagay po ng atip niya. Diyan, kahapon na, habang umuulan, kahit madulas, talaga sinikap ko po matapos yung bubong niya. Opo. Ayan guys, buo na po yung kulungan. So Tatay, kailangan niyo pa to lagyan, papatungan pa ng hollow blocks. Bala ko sana dito, para hindi masyadong maistiras yung baboy dito. Kahoy na lang po dito, tapos may mga harang-harang na lang po parang ano, kasi pwede naman po yung kawayan, hatiin lang. Baka ngat-ngatin yan Tatay ng baboy. Hindi naman po yan ngat-ngatin. So okay lang yung ganon. Opo, para naman medyo maliwalas lang. Kasi pag mataas, yung haloblocks natin, ang baboy natin baka ma-stress ma dahil siyempre hindi mahanginan ng maayos. Oo nga po, tama po yung idea nyo. Tapos ito, dito Tatay, hahatiin nyo dyan. Opo, ito na po yan. Hindi ko nga na ano. Kahapon gusto ko sanang gawin, talagang hindi ko na kaya kasi giniginaw na ako. Hapon ko na rin. Mga pasado alas 5 ko na po. Natapos tong bubong. Opo, kasi sobrang ulan nga po, no? Opo. Galing tayo kila Tatay Jun? Opo. Ito po, ito naghukay muna ako dyan kasi po yung para lalagyan po ng yung ihi nila dyan muna. Ay, yung dumi nila dyan. Ay, yung dumi po nila talagang dinadakot ko lang po. Tapos tinatapon ko, meron akong tapunan doon para hindi ko siya mabaho. Okay. Maganda daw Tatay, may nag-comment kasi na yung ipa daw, para hindi daw maamoy. Yung ipa ng palay ba yun? Okay lang yung ipa. Kung patining yung baboy mo, inahin yung baboy natin eh. So hindi advisable yung ganun. Opo. Inahin po yung ano, kung patineng pwede natin lagyan to ng ipa dito. Tapos ilagay natin dito yung mga baboy na pang tinda, yung pangkatay. Kahit pa yan dyan, lahat ng dumi nandiyan dyan, hindi po yan babaap. Opo. Na-stress po ako ngayong linggo Tatay sa makitang ulo ko dun sa bisita namin sa bahay nung nagpunta kanina. Kasi po si Tatay Albert hindi inaayos yung ano natin, yung paglalakad na mapagamot si Ate Rose. Tinutulungan po natin sila na mapagamot yung anak nila ni Tatay Albert, si Rose. Kaso nagpunta po kanina sa bahay, nagtapat yung si Nanay Roslyn na yung bawat punta pala nila sa bahay na nanghihingi ng pera, sasabihin na pampagamot ni Rose, hindi pala inaano ni Tatay Albert, kaya na-stress po ako. Kahit naman po sino, may stress naman po talaga, lalo na po yung nagdo-donor sa kanila. Opo, kaya po sana, doon po sa mga, nananawagan po ako doon sa mga katulad kong nakakatanggap po ng biyaya galing sa ibang mamamayan, mga mabubuting tao. Sana po, pagbigyan po natin ng halaga po yan dahil isipin po natin na hindi yung basta-basta lang yung pera na kukuha nila ng ganun-ganun lang. Opo, tama po kayo Tatay. May mga puhunan po yan. Buhay nila, dugo at pawis ang kanilang pinuhunan dyan. Kaya ako, lahat ng pinadadala po nila sa akin, mga tulong nila, talagang pinahalagahan ko. At ako po'y, mayroon po akong mga plano kung pagpapalain po tayo ng Panginoon.
ito pong inahin natin baboy. Opo. Eh kung talagang palaguin ng may kapal yan, kasama ng pagsisikap natin, eh gusto ko po yan, eh sa, kung sinong nangangailangan ng inahin din na baboy, bibigyan ko po sila isang anak. Pag nanganak na po, ang bala ko, kukuha lang ako ng dalawang babae din na biik para din ipamigay din sa iba. Ganun ang gagawin niyo, tatay. Ganun po yun, talagang gusto ko sana kasi para din kahit papaano makatulong-tulong. Ang galing ng idea niyo, tatay. Nakaka-proud po yung ginagawa niyo. Kayo naman po yung maghahandog din sa iba. O sana po, mapagbigyan tayo ng ating Panginoon na palaguin po yung mga bigay po sa akin. Opo, thank you, tatay. Kasi kahit medyo na-stress ako ngayong araw, naririnig ko yung dedikasyon at saka yung mga salita mo na talagang porsigido po kayong maging okay at tumulong sa ating mga kababayan. Walang anuman po, Sir Pony. Ako rin po yung nagpapasalamat po sa inyo. Kasi po nakikita ko po rin yung pagsisikap nyo at pagtsatsaga na makarating kayo sa mga taong kailangan ninyong tulungan. Eh, ako po yung nakikiisa sa inyo habang may pagkakataon o kaya wala akong importanteng gagawin ay kung pupuntahan niyo ako dito, handa po akong sumama para makatulong lang po. Opo, nalungkot lang po ako kaninang umaga kasi nung yung mga halos lahat gagawin mo para sa isang pamilya na maging okay. Tapos yung magulang, yung hindi mag-aano, susuporta sa adikain na maging okay yung pamilya nila, no? May ganun pa rin, kaya pa rin parang gawin yung ganun ng isang magulang. Yun nga po, hindi siguro yan mawawala hanggat ang mga tao ay hindi po nagigising sa katotohanan. Kaya nga rin po ako, ngayon na lamang ko na ganun palang ginagawa ng tatay niya, medyo talagang nakakalungkot talaga sobra kasi si Ate Rose, kita ko naman po minsan yung mukha ni Ate Rose, talagang pangangatawa ni Ate Rose. Kailangan din talaga ng magapan, no? Magapan talaga. Opo, sana makausap natin si tatay na seryosohin niya itong pagpapagamot kay Ate Rose. Kahit man po ako nahihiya po talaga ako sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung mga sponsors kasi una-una ako po yung humaharap, ako po yung nag-guide, ako po yung nagpapaabot. Ang nagiging problema lang minsan sa mga kababayan natin na nahahandugan ng pagmamahal parang nasisilaw, natutokso po sa pera, no? Kaya nga po, ang sinasabi ko po, kasi alam ko yung iba nakakapanood niyan, lalong-lalo na sila kasi binigyan niyo po sila ng tablet. Ang panawagan ko lang po sana kay Tatay Albert, panindigan niyo bilang isang ama na pagsikapan ninyo at pahalagahan ninyo ang mga tulong na pinaabot para kay Ate Rose. Ipagamot niyo po yung anak niyo para iskabubuti rin ng bata. Opo. Kaya sabi ko nga, tatay, meron ba kayong tuba dyan? Wala po. Parang masarap ang tuba ngayon. Wag na po yan muna. Joke lang, tatay. Saka na lang po. Saka na lang po tayo magtuba pagka mayroon na akong sanglutan. Wala pa eh. Wala pa. hindi pa ako nakakapagplano. Pero nagtutuba din kayo dati, tatay. Opo, doon sa Cebu po, tinirahan ko, kasi doon sa Toledo, may 3 puno po ako doon na tinanim na nyog, yung kuko, anong tawag nun, kuko, na galing sa, ano na, mabababa pa, namumunga na, tag 5 years lang. Ganun pala yun. Yun ang ginawa kong sanggutan, sanggot kasi ang tawag nyan eh. Sanggot to. Opo. Tapos, sa tuwing umaga naman, nakakakuha ako ng 2 galon sa 3 puno. Kasi masyadong, ano yung tulo ng, yung tayok po nila, anong tawag yan sa Tagalog? Hindi ko kabisado, tatay. Pero natutuwa po ako kasi kahit pa paano hindi naman po kayo ganun, tatay. hindi naman po kung ganun kasi ako, talaga, ngayon ko pa lang talaga ng pagtanto sa buhay ko na kailangan talaga pahalagan yung mga tulong ko na binibigay po ng mga taong mapagmahal po sa kapwa. Opo, kaya proud po ako sa inyo kasi nakikita po ng ating mga kababayan, nakikita ko po ang lahat ng mga ginagawa po ninyo at saka yung mga plano nyo na gumaan at gumanda po ang buhay po ninyo. Opo, maraming salamat po. Opo, tatay, magkape na tayo? Sige po. Tara.
May dala po akong pandesal. Yung ano pa to tatay, yung pandesal na binili kaninang umaga, yun lang kasi yung tinapay sa bahay. Hindi talaga maiwasan ng putik, hindi na nakawala-wala yung ano natin, ulan. Ah, maglalaba ka tatay. Opo, maglalaba po sana ako ngayon. Ang ginawa ko muna, binabad ko muna nitong syrup. Binabad ko po para madali lang po matanggal, lumabot po yung dumi niya. Pagkatapos ko po magbabad, yun. Abang may panahon, pagkakataon, namili na po ako ng gagawin papag. Ayan na po yung ano, para sa higaan nyo. Wow, ang galing yun naman. Lahat talaga ng pwede nyong gawin na project, ginagawa nyo tatay araw-araw. Ah. Opo, naging problema natin, ito ng mais natin po, nagka-problema tayo dyan. Opo, ayan guys yung mga mais, nagkanda sira dahil sa ulan at saka hangin ng isang araw. Opo. Yung iba ho dito, bumagsak, nabali yung mga ano. Yung tumba na gawa ng paraan, pwede pa na itayo, ayan o, yung ganitong bali. Opo, wala na no? Wala na po yan, hindi na po na. Pero, ewan ko kung makapamunga nga. Pag nakapamunga po yan, medyo yung kulubot po yung ano pinakabutin niya. Opo. Sana pero, po, namumulaklak na sana. Ayan guys o, may bulaklak na siya. Yan, natumba rin yan. Itinayo ko na lang yan eh. Opo. Pero tatay, swerte pa din natin. Kahit papano eh, hindi tayo na ano ng bagyo. Kasi yung mga kababayan po natin sa Kabikulan eh talagang kawawa po dahil sa paghagupit ng bagyo po doon sa kanila. Oo nga po. Kawawa po sila. Kaya salamat pa din na ganito lang po yung nangyari sa ating mga pananim, sa ating mga kabuhayan. Opo. Hindi na baling masira yung pananim, huwag lang masira yung buhay ng tao. Opo, yun yung talagang pinakamahalaga sa lahat. Ang plano ko talaga po, hindi ko talaga didivisionan to. Kung magkakaroon po rin ito ng kahit kunting halaga po, magkaroon na lang naman ng kortina na lang po sana. Sige, bilhan na lang kita ng kortina, tatay. Pwede mo lang i-ganon, i-ganon-ganon lang. Tapos pagkagabi, pag-araw, pwede mo rin ganyan. Pag matutulog na pag kapag matutulog ng gabi, pwede mo buksan para maliwanag, no? Opo. Kung araw naman, pwede mo isarado para hindi naman po makita dito sa loob. Siguro tatay, pag nakapag-connect na po tayo ng kuryente, kailangan natin ng electric fan nyo, no? Bibilan ko po kayo ng electric fan. Ako po talaga nahihiya na talaga ako dahil sobra-sobra na pong biyaya ang natanggap ko. Okay lang po yan tatay, deserve nyo naman po yung mga blessings sa inyo. Sabi nga po ng isang subscriber natin na nag-comment po sa channel po natin sa video po eh, nasa lahat daw po ng natulungan po natin, kayo daw po yung pinaka the best. Deserve po nyo yung lahat ng mga tulong. Ayaw kong sayangin yung mga tinutulong sa akin ng mga taong nag-i-sponsor po sa akin. Lahat po yan ay kung ano pong gusto nila, sinusunod ko po. Kung anong gusto nilang ipabili, yun po ang binibili ko. Hindi ko po binibili ng ibang bagay po. Sana maging aral po sa iba nating natutulungan na lahat po ng mga handog, mga bigay ng mga sponsors, hindi po yan yung talagang kukunin lang nila sa bulsa nila. Talagang kailangan nila pagpawisan yun para maiabot sa gusto nilang beneficiary. Kaya natutuwa po kami sa inyo kasi nakikita po namin yung improvement ng buhay po ninyo. Talaga pong dahil na rin po sa mga tulong ninyo po. Lalong-lalo na sa inyo, sir. Kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi po ako mararating ng tulong. Opo, wala po yung tatay. Ang mahalaga ay gumaganda na po ang buhay niyo at yayamanin na kayo ng konti. Naku po. Sana, wag naman po sabihin ng iba na mayabang na ako kasi gano'n na makikita na po na medyo naging maganda-ganda na yung bahay ko. May pintura na po. Sana, wag po kayo mag-isip na tataas ang pride ko kasi talagang yan ang ayaw ko. Gusto ko kahit ako'y nasasaktan sa ibang tao, nagpapakumbaba pa rin ako para po maging maganda lang po ang takbo ng aking pamumuhay po. Healthy at masaya kahit wala tayong pera, kahit wala tayong madaming karangyaan sa mundo, ang mahalaga malusog at masaya ang ating buhay. Opo. At doon po sa kailangan lang po natin talaga tiwala, respeto sa kapwa.
Tama. Yun po ang kailangan natin po. Napakagaling nyo naman tatay mag-advise. Kaya natutuwa po ako sa inyo dahil lahat yata ay alam nyo na. Vlogger, carpentero. Paano po eh. Eh talagang kailangan lang po kahit nakakakagaba po sa mga tao na makipag-usap, eh kailangan po natin lakasan ng loob dahil po wala po kayo na kailangan po ipabot natin yung mga nangyayari po sa mga linalapitan nyo pong tao. Ayan guys, merienda po tayo. Ito po yung almusal namin kaninang umaga, eh wala naman pong ibang pagkain sa bahay. Masarap pala yung kandisal dito. Oh, malunggay daw to tatay. Opo, halong malunggay. Masarap kuya. Opo. Saan ko galing kuya? Doon po sa labas. Yung mga mahihirap, yung inuni, yung insira, yung katulong mathematics. Ah, magaling ka sa math? Opo. Siguro mag-i-engineer ito tatay. Ewan ko dyan. No. Kasi talaga hindi maiwasan sa bata talaga, minsan talaga nagpapasaway. Kaya minsan high blood rin. High blood ka. Okay lang yan, ganun yung mga bata ngayon tatay. Ewan nga po. Ang mahalaga ay sumusunod at nagiging ano, nadidisiplina po ninyo. Opo, saka naisip ko rin, siguro nung bata ako, ganito rin ako kakulit. Oo, hindi naman yan magiging ganyan kung hindi ka makulit dati. Oo, bago ka sabi ko, may nagmana lang siguro sa akin to. Guys, kain po tayo. Mahirap ngayon ng tuba dito kasi hindi katulad dati na marami talagang nag-ano ng, ano yung tawag dyan? Tuba wine, cuckoo wine. Coconut wine. Coconut wine. Opo. Eh, ilan-ilan na lang pong gumagawa kasi dito sa atin yan. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na nagmamahal po sa channel po natin. Sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga sponsors, sa lahat ng mga group, Pony Sharing's Love Group, Tikram and Pony Aldi Fans Page of Hong Kong Chapter. Guys, supportahan po natin ang lahat po ng mga channel na handang kumalinga sa bawat pamilya or maghandog ng kaligayahan at galak po. Masarap po sa pakiramdam na dumadami po yung mga kagaya po nating handang magbigay ng oras at dedikasyon para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Hello po kay Sir Tekram, kay June, kay Alvin. Sino pa ba yung mga na-miss ko sa Manila? Sila Tita Jackie, si Kuya Jace Ramshan, si Jillian. Hello, kumusta kayo? Belated happy birthday po pala kay Papa. Sana dumami pa po yung mga blessings para sa iyo, Papa. Hindi madaling kumita ng pera para itulong lang po sa atin. Yan po ay buhay at dugo po. Pawis nila ang kanilang puhunan dyan. Kaya matuto po tayo magpahalaga. Opo, tatay. Ganun nga po dapat, no? Siguro kung lahat ng mga mapupuntahan natin at mga handugan ng pagmamahal, ganun yung pananaw kagaya po ng sa inyo. Siguro marami pong biyaya na dadating sa bawat tahanan na mapapasyalan po natin, no? Opo. Kaya nga po, ang gagawin ko rin po, kung makakasama rin po uli ako sa inyo sa mga lakad natin. Okay. Gusto ko po talagang ipaalala doon sa mga taong tutulungan po natin. Lalapitan po natin na pahalagan nila yung mga tulong na ibinibigay po sa kanila. Maraming salamat po sa tumulong sa amin at saka kay Tita Sara at saka kay Tito Bong at sa iba pang tumulong. Maraming salamat po. Alain din ng Panginoon at Merry Christmas po. Happy New Year po sa inyong lahat. Opo. Merry Christmas din sa iyo, Kuya. Paskong-pasko na dito sa bahay niyo. Yung regalo ko pag malapit ng Pasko, no? Opo. Ayan, guys. Maraming salamat po ulit sa inyo. Ingat po tayo palagi hanggang sa susunod po. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po sa inyong lahat. Merry Christmas, advance.